Paano po, Yusek, na-conceptualize itong proyektong ito? Buhayin natin muli ang Pasig River. Opo. Ito pong ating Pasig Bigyang Buhay Muli ay nagsimula po nang ipatawag po ang ating mahal na Kalihim, Sir Rizalino Ocosar, ng ating mahal na First Lady upang pag-usapan po ang pag-rehabilitate ng Pasig River. At pagkatapos po nun, ito pong Executive Order Number 35, Series of 2023, ay napirmahan naman po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung saan tayo po ay nag-create na isang interagency council for Pasig River Urban Development. Makikita po natin ang medyo kaiba dito sa ating approach ngayon sa pag-rehabilitate ng Pasig River, yung pong core nito ngayon ay yung pong urban development. So 6 months nga po after ng Executive Order 35, ito na resulta. Paano nyo po nagawa ito, sir? At ilang taon po kaya bago natin makumpleto ito? Ito pong paggawa po nito ng ating showcase area, ito po yung nakapagkasunduan ng ating technical working group na madalas pong pulungin ng ating mahal na First Lady. At talagang pinagtutulungan-tulungan po namin ito sa amin pong grupo, DNR, MMDA, DILG, ang aming pong tanggapan, DHSUD, kasama po ito pong ating mga members ng Interagency Council, halos linggo-linggo po kami nagpupulong at napag-usapan po na dahil medyo mahaba itong ating Pasig River Urban Development Project because it will stretch 25 kilometers po ang river banks itong ating Pasig River, papakitaan po muna natin ng showcase area. So yung showcase area po, open to the public na nga po ho. At nung ito ni-launch nung Miyerkules, nakita po natin, nagsimula na po dumagsa ang ating mga kababayan dito sa lugar. In fact, kahapon nga po, Sir Aljo, pumunta po nga ako doon kagabi, nakita ko po talagang organically nagdating na po ang mga tao. Turista. Meron po tayong mga kababayan, matanda, bata, kasama ang kanilang mga pet na mamasyal na po doon sa lugar na ating tinatawag na showcase area. So ito pong showcase area, we convince all the other local government units na dadaanan po nitong ating Pasig River na pagtulungan magkaroon po ng ganyang mga showcase area bawat local government unit and more importantly to connect yung river banks natin even through inter-LGUs, no po. So in fact po ito pong project po na ito, nakikita natin yung pagko-connect lamang po ng river banks ayan po baka abutin tayo ng mga up to 3 years po dyan, 2 to 3 years po yan, yung pagkoconnect lang po ng pathways. Yung actual development po naman po ng mga sites, kasi po meron na po kaming initial plano para dito. Uh-huh. Meron po tayong hiniwa natin sa 9 segments itong ating Pasig River Urban Development. At nakikita natin yung 9 segments na yon, iyan po ang pwede natin ipabigyan po ng proposals from the private sector, from private proponents, para po sila po ang mag-develop nitong mga segments na ito based naman po sa isang parang master plan, no? So meron na po tayo nakitang 9 segments, iba-iba po yan at yan po private sector pa rin po ang mangunguna dyan in terms of technical and financial resources. Opo, gaano po kalaki ang impact nitong proyekto ito sa ekonomiya, sa turismo, paano po yung mga kababayan natin na naniniraan sa gilid ng Pasig River? Unahin po muna natin, sir, yung usapin po ng sa ekonomiya at saka sa turismo. Opo. Nakikita po natin na pagka po tayo, nagkaroon po tayo ng isang konektadong vein, isang main vein that cuts across several LGUs in NCR, makikita natin yung connectivity that it will bring will not only bring us another mode of transportation. No? Nagkakaroon tayo ng isang mode of transportation na pwedeng paglakaran ng ating mga kababayan for short distances, pwede rin magbisikleta, pwede rin mag-e-scooter, at pwede po sila lumabas doon sa riverbanks na yun para sumakay pa rin po ng ating mga normal transport kagaya po ng jeep o ng bus. At saka po pwede po, pagka tuloy-tuloy po ang ating pag-develop ng ferry system, pwede pa rin po sila lumipat po sa ferry system. So makikita natin yung mobility ng ating mga kababayan, it will bring about economic productivity. Hindi po nasasayang ang ating oras sa traffic. No? On top of that po, makikita natin, dahil po ang mga tao dadaan po dyan, meron po foot traffic dyan, nagkakaroon po ng opportunity for economic activities. No? Yung po economic activities po na yan, nakikita natin, magtataas po ang real estate values dun sa paligid, nagkakaroon po ng land value capture for the government. Okay. So nakikita po natin, sunod-sunod po, no, tumataas ang real estate, tumataas ang activities na ekonomiya, nagkakaroon po tayo ng tax base.
But more importantly, nakikita po natin, nagkakaroon po ng puwang para sa bawat mamamayang Pilipino kung saan pwede tayong mag-jogging, pwede tayong magpahinga, pwede tayong mamasyal, pwede tayong makipagkita sa mga kamag-anak natin. At saka isang lugar ito kung saan tayo pwede tayo magtipon-tipon para mag-improve ang ating sense of community. Alright. By doing all of that, sir, opo, naniniwala kami na yung environmental sustainability tataas. Okay. Kasi bawat isa pong gagamit ng Pasig River, bawat isa pong tao na who will benefit from the Pasig River, ay siya na pong tutulong sa ating gobyerno upang bantayan at mapanatiling laging buhay ang Pasig River.